that, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. Hallelujah. Jesus knows the heart of each and every one of us. Kagaya ng kung paano niya nakita ang puso ni Zacchaeus na merong desire to seek Him. Na kahit maliit siya, umakyat siya sa puno ng sycamore para makita ang Panginoon. Hindi tayo perfecto. We fall short, sabi niya sa Romans, di ba? We fall short in the glory of God. We are all sinners. Pero ang importante is yung desire ng puso natin. Yung kasi ang tinitingnan ng Panginoon, di ba, sa 2 Chronicles 16 verse 9, the eyes of the Lord is hovering over the earth, looking for a heart. Even sa Samuel 16 verse 7, ang Panginoon ay hindi tumitingin sa physical appearance, makahit short. Di ba? He is looking in our heart. Kung desire po natin makita ang Panginoon, He will make a way. Oh, even, tignan nyo dito sa verse 5, na it's first time na magkita sila ng Panginoong Jesus, si Zacchaeus. Pero alam din ng Panginoon ang pangalan niya. He is almighty. He knows everything. Nakikita niya yung mga desire ng ating puso. Amen? So let us desire in seeking the Lord. Verse 7, all the people saw this and began to mutter. He has gone to be the guest of a sinner. So, when we are seeking the Lord, hindi maiiwasan ang utterance, ang mga murmurs, or ang mga sasabihin ng ibang tao. Diba? O, sinabi nila dyan, he was a sinner. Diba? Alam natin na sinner, ang tax collector noon. Pero hindi yun ang dahilan kay Zacchaeus. Hindi niya pinakinggan yun. Tao lang tayo, marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakasala. Even me, may testimony. Hindi ako taong si Palasimba. Hindi ako yung taong drunkard. Hindi lang yun, meron pa akong past experience about adultery, adulterous. I'm adulterous woman. I commit sin. Pero hindi yun ang dahilan kahit sinasabi nila na may lamat ka na. Yun ang judgment ng mga tao, di ba? May lamat na yan, gagawin niya yan. Ngayon pa, nasa abroad siya. So, ganun yung mga salita na napakinggan ko. Sure daw, di ba? They are very judgmental. Sure daw na gagawin ko kung ano yung nagawa ko na dati kasi nagawa ko na. So they even ask frankly, imagine, oh, they even ask frankly, tinanong pa nila ang asawa ko kung nagbago na daw ba ako. O, di ba? So those are examples of utterance ng people. Nakikita ng tao kasi na kung ikaw ay seeking, you're seeking God, nakikita nila yung mga kamalian mo dati. Yun ang ibabato nila sa'yo. Yun ang ng tao ngayon. Sa mata ng tao tayo na ay na-judge na tayo. Nahatulan na nila tayo, di ba? So, imagine nyo, gagawin ko daw ulit dati yung ginawa ko noon. But in the eyes of God, anong sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 32 verse 10? In a desert land, he found him in a barren and howling waste. He shielded him and cared for him. He guarded him as the apple of his eyes. Tayo ang apple sa mata ng Panginoon. Na kahit may maraming pagsubok, na kahit maraming, when we seek the Lord, ang daming ibabato sa atin. Hindi sana yun ang dahilan upang hindi tayo makapagpatuloy sa pagsisilbi sa Panginoon, sa pagsisig natin sa Kanya. Gaya ni Zacchaeus. Pati mukha.
So let us be open-minded na we are the target talaga ng enemy. When we seek the Lord first in our life, kakanggalin niya yung bubungkal kung anong mga nakaraan mo. Even the part ng pamilya mo. Para lang i-judge tayo. O, kagaya ng nangyari sa John 8 verse 1 to 11, di ba? A woman caught in an adultery na dinala nila sa Panginoong Jesus. Pero anong ginawa ng Panginoong Jesus? Kung sino walang kasalanan, siya ang munang bumato. Pero nagsilaya silang lahat. Pero ang Panginoong Jesus, anong sabi niya? Nor I did not condemn you. Kasi apple tayo in the eyes of the Lord. Hindi niya tayo hahayaan na malayo sa Kanya. Hindi niya tayo i-condemn. Huwag tayong magpa-apekto. Kagaya ni Zacchaeus, hindi nagpa-apekto. Na kahit sinabi ng mga, oh, pumunta siya sa bahay ng sinner. Yun ang sinabi nila, o diba narinig niya? Na kahit sinner siya, he accept Jesus. He have the desire to see Jesus. And he welcomed Jesus gladly in his house. Ang Panginoong Jesus lamang, kung tayo ay nadya-judge, huwag nating bigyan ng ano yun, pansin. Ang tanging Panginoong Jesus lamang ang may karapatan na mag-judge. In the time of judgment, di ba? Sa oras na nag-judge niya tayo. Zacchaeus stood up. Verse 8, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Stood up. O, sabihin mo nga sa iyong katabi, stood up. No matter what, kailangan natin pag-stand firm. Kagaya ni Zacchaeus. And sabi niya, look, Lord. O, sabi niya, look, Lord. I will give a half possession. May half possession. So, anong nangyari doon? There is changes kay Zacchaeus. Upon seeking God, there is changes. Meron ba sa atin din? Upon the desire of the heart, yung ni Zacchaeus, nagkaroon agad ng faith. Faith. Faith of Zacchaeus come when you seek Him. Even our desires. It will give us our faith grows and grows. Kagaya ni Zacchaeus, paano natin masabi na quickly grow ang faith ni Zacchaeus? May pagbabago sa kanyang buhay, di ba? He become a giver. Oh, I will give, sabi niya dyan, I give half of my possessions to the poor. Oh, di ba? He become a giver. A corrupt transform into a giver. Hindi lang yun. He even say, I will pay back kung meron siya. Kinupit. Cheated. Oh, di ba may pagbabago? How about sa atin, mga kapatid? Meron na bang nagbago sa ating buhay? Sinong 10 years na dito sa Pre-Believers? 10 years na kayo dito? Years. Hindi lang yun, no? A month, 2 months, kung ilang taon na tayo nandito, may nagbago na ba sa ating buhay? Zacchaeus changed upon meeting the Lord. He became a giver at nagbago siya. Na willing mag-pay back kung meron siyang kinupit 4 times. How about us? Zacchaeus is ready to give half his possession. Oh. How about us? Mga 10 taon na tayo dito sa Pre-Believers. Once ang nabrumor lang tayo magbigay ng ating tithes. 10 taon na tayo dito sa Pre-Believers. Hindi pa tayo naging giver. Si Zacchaeus, half of his possessions. Tayo, 10%. O, sinabi sa Malakay kanina. Only 10%.
sa mga sumasahod ng 440 euros compared sa half possession ni Zacchaeus. Tapos gusto nating pumunta sa langit. Tapos ang tagal-tagal na nating believer. 10 years ka na dito sa pre-believers, ang dami mo pa rin rason. 10 years na tayo matampuhin pa rin. 10 years na hot-tempered pa rin. 10 years na meron pa rin dyan yung laziness. 10 years na banlog pa rin. Travel ng travel. Inuuna ang traveling kaysa sa araw ng Linggo sa pagsilbi sa Panginoon. 10 years ka na, always late pa rin. Meron pa ganun? 10 years na, lumnad tumpaw. Ano yun? Every other Sunday. Once a month. Twice a year. 10 years na tayo. Ilang taon na ang COVID? 3 years na. Ilang taon na ang online Bible study? Wala pa rin. Hindi pa rin tayo nag-join. 10 years na tayo. Reklamador pa rin tayo. Na kapag may binigay, apay siya, sunangay. Check sa aja. Bakit ako? Bakit hindi siya? 10 years na tayo, sinasabi natin believer, pero totoo ba, tama ba itong napasukan? Baka meron pa nag-iisip na ganun. Hindi kaya kulto ang pre-believers. Baka may nag-iisip na ganun. We still doubt. Pero si Zacchaeus, upon meeting the Lord, there is changes in his life. Si Tayungay, wala pa rin. Natapuhin pa rin, hot-tempered pa rin. Payat pa rin ang pananampalataya. 10 years na. Pero gusto nating maligtas. Gusto natin ng kaligtasan. Si Zacchaeus, wala sa isip niya na gusto niya ng kaligtasan. Ang gusto lang niya, makita. Ang gusto lang niya, makita ang Panginoong Jesus.